Yes guys, welcome and welcome back to my channel. And today's video, pag-uusapan natin yan. Sino nga ba ang maselan sa pagkain? Ang mga Chinese nga ba? O ang Western? So this vlog po ay aking experiences lang. Okay? To disclaimer, hindi ko po sinasabing lahat, pero this is based lang po sa aking experiences. Okay? Para may mga idea na yung mga papunta dito sa Hong Kong, yung mga balak nag-a-apply, lalo na yung mga nasa Middle East, yun, laging nagtatanong sa akin na pagkatapos doon ng kanilang mga kontrata, gusto daw nilang, balak daw nilang pumunta dito sa Hong Kong. So yon, this vlog ay para sa inyong lahat. So para may mga ideya na kayo kung ano nga ba ang mga katangian ng isang employer na Chinese or ang mga Western. Okay? So sa Chinese kasi na employer, yon, marami kasi silang ano, yung bang pagkain, yung ganun, yung halimbawa kasi hindi mawawala sa kanila yung soup. Yun. Kailangan marami kang alam na iba-ibang klaseng soup. Meron naman yan, itinuturo naman yan sa training center. At saka pagdating mo dito, malalaman mo rin yan kasi yung mga kaibigan mo, tuturuan ka, marami na silang magiging recipe. Meron din ako mga recipe dyan ha, you can check po sa baba ng aking channel. Marami yan, may mga ano ako dyan, mga soup, may mga Chinese menu ako dyan, meron tayong mga lutong Chinese dyan. Laking tulong yan kasi very easy yan lang. Ginawa ko lang yung easy para sa inyong lahat. Okay? So, noon kasi hindi ako vlogger kaya gusto ko sanang, ang dami kong alam na Chinese recipe. Kaso nga lang, wala na akong time mag-vlog noon kasi parang paalis na ako noon, nung time na yon, nung vlogger kasi ako, hindi pa ano noon yung mga luto. Dapat sana noon pa. Yun. Sayang lang yung mga recipe na alam ko sa Chinese kasi hindi ko na i-record. Kasi noon hindi pa nga ako vlogger. So yung mga na-vlog ko diyan, yung vlogger na ako noon. Okay? Yun. And bakit nga ba nagiging ano, yung hindi naman maselan ang Chinese. Sa kanila lang kasi marami silang pagkain, yung ganun. Halimbawa, meron silang soup, yung maglulong soup ka ng 6 hours, 3 hours, yung mga ganun. Yun yung mga ano nila, iba-iba. Dapat iba-iba ang alam mo na soup. Meron din silang yung parang pinaka main course nila, yung mga ganyan. At saka yung para sa ano kasi yung sa mga Chinese, tatlo yung magiging kailangan na recipe mo sa isang araw. Merong tatlo, meron ding minsan dalawa. Pero dapat iba-iba. Everyday, iba-iba yun ha. And laging may rice. Yun, ang mga Chinese, lagi silang may rice. And ang rice nila dito, hindi bongga-bongga ha. Hindi yung isang pinggan. Okay? Hindi po isang pinggan ang rice ng mga Chinese. Kundi isang bowl lang yon. Gaano nga ba kalaki ang bowl? Yun yung mga nakikita nyo sa inyong training center. Yon, baka magtaka kayo, bakit ganito lang ang kanin ko? So sa training center, trinitrain na kayo kung ano ang madadatnan nyo dito sa Hong Kong kasi ganyan lang po kaliit ang kanin ninyo. Kaya kung kayo ay malakas kumain ng rice, ay nako, patay tayo dyan kasi pagdating dito madadiet ka talaga. Okay? Kasi hindi kayo food allowance. Magandang, kaya sinasabi ko mas maganda yung food allowance kasi nakakabili ka ng sarili mong pagkain and you can buy rice and magluluto ka kaya kahit adamihan mo yung kanin, kainin mo ng kanin, nasa sayo yon. Hindi na mangingialam si amo mo. Pero pag Chinese ang yung employer, yon, takal-takal ang inyong rice girl. Yon. Nabisaya ako tuloy bigla. Napaghahalatang Bisaya si Inday. Yun. Yun na. And yun sa Chinese, marami silang ulam, pero yung ibibigay nila sa kanilang kunyang, Diyos ko Lord, minsan yung tira, minsan yung kakarampot. Na naranasan ko noon sa Chinese kong employer nung unang dating ko dito sa Hong Kong, guys. Alam nyo yung isang isda? Yung isang isda, akala ko talaga kalahati ibibigay sa akin. Akala ko ha, kalahati. Diyos ko, yung, alam nyo yung buntot? Tapos yung buntot niya, yung kakarampot lang na, siguro 1 inch. 1 inch lang na yung laman ng isda. Yun lang, ang binigay sa akin. Talaga nagulat ako nun. Ha? Ito lang yung ulam ko. Na ano ako ba, parang na mental shock ako. Kasi nga, syempre galing ako ng Middle East.
So sa Middle East kasi abunda yung pagkain, tapos pagdating dito, ha, ganito lang pala ibibigay, yung ganun. And alam mo yung gulay na chui sam, yung tatlo lang ibibigay sa akin kasi daw mahal. Nung ako na ang nag-market, ang dami palang murang chui sam, tapos ibibigay lang sa akin tatlo lang. Oh my goodness, kaya sabi ko noon, grabe talaga nung ano, yung Chinese ko na amo nung una kong dating, talagang sobrang kuripot pagdating sa pagkain. And yung ito naman yung pangalawa kong balik na dito sa Hong Kong, yung amo kong Chinese, kasi ako ang nagluluto. So bago ko ibibigay sa kanila yung niluluto ko, nagsiseparate na ako niyan sa aking kasama. Meron na kami ng aking kasama. Hindi na ako maghihintay kay amo ko kung bibigyan man kami. Hindi na ako maghihintay sa tira-tira nila. So after kong pagkaluto, nakaseparate na rin yung amin. Yun ang kagandahan sa yung dati kong Chinese na employer, kasi nakaseparate na. Halimbawa, sasabihin ko sa kasama ko, kakain ka ba nito? Kung hindi, bibigay ko sa kanila. Ako kasi pag ako ang nagluto, hindi na ako makakain. Kasi syempre sa kakatikim mo, mawawalan ka na ng gana. Yun. And huwag kayong mag-alala, kasi pag Chinese ang inyong amo, hindi yung pasarapan talaga ng luto. Hindi ha. As long as na hindi lang maalat. Okay? Kaya huwag kayong mag-alala, hindi ako marunong magluto, baka hindi ma-perfect. Yun. Hindi naman talaga yung kailangan i-perfect mo yung luto mo na yung pang-restaurant. Yun. Hindi ha. As long as hindi maalat. Okay? Kasi sa mga Chinese, ayaw nila yung maalat. At saka wala silang, hindi uso sa kanila yung ano dito, ajinomoto. Asukal ang pang-ano nila dito sa kanilang luto. Okay? So sa Western naman, yun. So sa Western ko na employer, dito, iba-iba ang luto nila. Iba yung luto namin sa mga bata, iba rin sa mga amo namin. Iba-iba. So ang sa Western, ang kagandahan lang kasi sa Western, sa isang pinggan, andyan na lahat ng kanilang pagkain. So maglalagay ako ng mga picture dyan. Yun. Halimbawa, mag-grill. Ang kanis sa kanila kasi uso lang ang grilled eh. Yung ganun, mga grill-grill lang sila. Tapos mag-ano ka lang ng mga gulay. Ikaw nang bahala kung ano mong gagawin mo sa gulay. Minsan, stir-fry ako ng gulay. Yun. At saka madalas, pag tinatamad ako, ano lang, iba-blanch ko lang yung mga gulay. Yun na, okay lang sa kanila yan. Hindi na sila mareklamo. Wala silang reklamo talaga sa taste. Hindi sila mareklamo na, bakit ganito ang lasa mo? Hindi. Wala sila, hindi maarte ang mga Western pagdating sa pagkain. Kasi nga, meron silang mga kanya-kanyang timpla-timpla. Yun, sila na ang magtitimpla noon. Kaya hindi kanila, bakit ganito ang lasa? Bakit ganyan? Hindi. Naano lang kasi sa akin minsan si sir, kasi yung steak niya, minsan hindi ko ma-perfect. Minsan sobrang luto, minsan naman sobrang rare. Kaya sabi ni sir, ano lang daw, yung parang half lang ba. Gusto kasi ni sir yung paghiwa niya sa steak niya, yung may dugo-dugo pa. yun ang gusto ng amo kong lalaki. Kaya ako inaano doon na, iyak, parang hindi ko makakain yung ganyan na paghiwa mo sa karne may dugo. Gustong-gusto yan ang amo kong lalaki. Pero sa ang amo kong babae, gusto niya ano talaga, yung medium rare yung luto ng steak niya. Yun. Kaya hindi mahirap yung pagkain ng mga Western. Yun sa mga bata lang namin, kasi iba-iba. Iba-iba ang luto kasi namin, mga bata namin dito sa Western. Iba-iba ang gusto nila, guys. Hindi sila magkaparehas. Magkaparehas lang silang lahat pag ang luto is chicken curry. Yun. Walang problema pag chicken curry kasi isa na yan sila lahat. Yun. Mag-aano lang ako ng gulay. Kasi ang Western kasi wala silang rice. Ang bali, ang pinaka-rice nila is yung gulay. So, ang magra-rice lang dyan sa Western ko na employer, yung dalaga lang namin. Yung ano naman, yung lalaki naming alaga, hindi na siya nagra-rice. Ulam lang siya, guys. Yun. Kaya kaming mga helper, meron kaming food allowance kasi nga hindi sila nagra-rice, and pag nagluto kasi ng pagkain nila, sakto lang sa kanila. Walang sobra-sobra yun, guys. Pag may sobra, halimbawa nagluluto kami ng marami, halimbawa yung chicken curry, nagluluto kami yan, maramihan yan eh. So ang tira niyan, ilalagay na namin sa Tupperware, tapos ire-ref na namin. Tapos yung kakainin ng mga bata, iinit na lang namin yun. Hindi yun ibibigay sa amin, guys, ha. Wala, kasi nga meron kaming food allowance. Yun. Kaya pag ikaw ay malakas kumain ng kanin, yun, pwede ka nang magluto pag mayroon kang food allowance, kasi makakaano ka na ng kung ilang pinggan ang kainin mo, kasi nga meron kayong sariling rice cooker, pwede kayong magluto. Sa bahay kasi ng employer ko, pwede kaming magluto ng
mga Filipino food. Basta wag lang yung isda at saka ano, yung tuyo. Kasi maamoy naman yun. Magluluto lang kami ng mga tuyo at saka isda pag wala sila. Kasi pag ano, andyan sila, parang nakakahiya rin. Kasi sabihin, ano yung amoy na yun? Yung ganun, diba? Yun. Kasi pag nag-isda kasi ang mga employer namin, ano lang eh, yung anong tawag nun, yung puti na isda, nakalimutan ko sa pangalan, at saka salmon. Yun lang ang ano nila, isda nila. At saka yung puti nga, hindi ko nakalimutan ko yung puti na isda, pero mahal din yun eh. Yun ang mga kaibahan ng Western. At saka sa Chinese kasi, sa kanilang table, ilalagay mo yung mga kaldero doon. Yung kaldero ng soup nila, yung rice nila, yung mga ulam nila. Marami kang ilalagay sa table nila. Ang dami mong ilalapag. Pero ang mga Western, sa isang pinggan, andun na lahat ang kanilang pagkain. And maglagay na lang ng placemat at saka yung kutsara at saka tinidor nila. O, yun lang. At saka ilalagay na. Okay, wala na. Hindi na maraming abubot dyan sa table nila. Wala lang. Yun lang. At saka yung tubig. Yun ang kaibahan ha. At saka sa Western, hindi rin mahirap magtimpla. Kasi salt and pepper, okay na yun sa kanila. Yun. So kung meron mang halimbawa yung chicken curry, meron kami ibang lulutuin, meron na kami ilalagay niya na iba-ibang mga spices. Pero mostly, salt and pepper, okay na yun sa kanila as long as hindi maalat. Okay? So yun lang, I hope nakatulong ako sa inyo. Yun. So kung gusto nyong malaman kung ano yung mga Chinese menu, or Chinese recipe, meron tayo dyan sa baba. Kasi hindi ako maka-vlog guys ng Western food. Kasi nga yung amo kong babae, stay in siya. So mahirap po mag-vlog sa mga Western food. Yon. Kaya wala akong vlog na Western food. Picture lang kasi nga minsan wala siya. Kaya pinipicturan ko ng pasimple ang aking mga niluluto. Yun lang. So thank you for watching once again everyone. Stay safe lahat, mapa Hong Kong man o mapa Pilipinas, kung saan mang panig ng mundo, gawangan ng sa sitwasyon na natin ngayon. So stay safe, God bless everyone, bye, and I love you all. Mwah.